Pangaralan, tauhan, lugar at insidente sa programang ito ay katang-isip lamang at hindi nagpapakita ng mga totoong tao, lugar o pangyayari o kumakatawan sa anumang aktwal na organisasyon. Anumang pagkakahalintulad sa totoong buhay ay hindi sinasadya at nagkataon lamang. To see you. Wala akong panahon sa paligoy-ligoy, Fonty. I want you to tell me the truth. Sir, kaya ako nga kayo tinatawagan eh. Dahil gusto ko na sabihin ng totoo. Si Dante, sir. Si Dante ang may kasalanan. Ano sinasabi mo? Si Alex, sir. Si Alex ay anak ni Yusef Al-Horaji. Kapatid siya ni Saal. At kasama siya ngayon ng mga kalaban. Ano? Niloko niyo ako! Matagal mo nang alam. Pero niloko mo ako. Hindi ako may kasalanan, sir. Si Dante. Alam mo bang hindi ito ang inaasahan kong ipagtatapat mo sa akin, Fonty? You are involved in corruption. Nakikipagsabwatan ka sa mga kalaban. Inrendor mo hindi lang ang sandataang lakas, kundi ang buong bayan. Alam ba ni Dante ang ginagawa mo? Ang kasalanan lang ni Dante sa akin. Itinago niya sa akin ang pagkatao ni Alex. Pero ikaw, ang mga tulad mo ang sumisira sa armed forces. I will have you court-martialed. I will make sure that you will pay for all these. Sir, sir, magpapaliwanag ako. I don't need your explanations, Fonty. Kailangan mong pagbayaran lahat ng kasalanan mo. May ipapagawa ako sa'yo. Pauwi na ako, anak. May sasabihin ako sa'yo. Tungkol saan, Dad? Tungkol sa mga taong pumatay sa nanay at kapatid mo. Bakit, Dad? Kailangan natin mag-ingat. Kailangan mo rin malaman ang tungkol sa koneksyon nila kay Alex. Na si Alex ay isang... Are you there? Dad! Dad! Sir. Oh, Lieutenant. Ano meron? Sir, kinalulungkot ko po. Wala na si General Mondejar. Namatay siya sa isang pagsabog. Ano? Hindi natin sasayangin ang pagkamatay ni General Mondejar. Hindi natin sasayangin ang lahat ng pagod na itiniya niya sa misyong ito. I want you to do your best in this mission in honor of our late general. Do you understand? Sir, yes, sir! Namatay sa isang pagsabog ang isa sa top-ranked military personnel na si Major General Victor Mondejar.
Ito ay matapos makatanggap ng death threat mula sa leader ng notorious rebel group na Al-Huraji Group. Itinuturo na ang grupo ni Sa'al Al-Huraji ang pumatay. Hindi pa alam ng mga otoridad kung konektado ba ang pagpapasabog ng sasakyan ni Major General Mondejar sa natuklasang mga IED sa kamay nilaan. Pinangangambahan na isang malawakang pambobomba dahil sa dami ng mga IEDs na nakuha ng mga pulis at militar. Linda. Dante, ano man kay Victor? Oo. Kumusta ka? Hindi pa rin ako makapaniwala. Si Alex. Ano naman nangyari kay Alex? May balita ka ba sa kanya? Dante, hindi ako naniniwala na may gagawin si Alex. Pero paano kung sangkot yung pamilya niya? Minahon ka muna, Minda. Hindi natin sigurado kung may kinalaman ang pamilya niya sa gulong ito. Paano nga kung may nangyari na sa anak natin? Ako, hindi ako naniniwala na kaya gawin ni Alex yun. Pero paano na kung naipit na siya? Paano kung kinidnap na siya? Paano kung may masama na nangyari sa anak natin? Natatakot ako, Dante. Anong gagawin natin? Ma? Ma? Ma, manganganak na yata ako. Dante, si Grace. Si Grace? Bakit? Ano nangyari? Dante, tika lang ha. Parang manganganak na yata si Grace. Saglit lang. Grace! Manganganak na raw si Grace. Si Grace? Jethro, Tito. Pakikiramay ako. Salamat, Tito. Kamakalala. Sisiguraduhin natin na magbabayad kung sino mang kumuha nito. Si Sa'al. Tama. Si Sa'al lang ang nagbanta sa daddy mo. Kinaalalahan ako na siya na mag-iingat noon, pero... Bago mamatay si Dad, sinabi siya sa akin. Tungkol saan? Tungkol kay Alex. At sa koneksyon niya sa mga pumatay, kay Mom at kay Sam. Hindi ko maintindihan. Hindi niya natapos ang sasabihin niya. Kasi... Hindi yung pala alam ang totoo. Anong totoo? Bago pa man mangyari ang sa daddy mo, pinagtapat ko sa kanya na si Alex ay si Hakim Al-Huraji. Hakim? Hindi ba sa intel reports nito kasama siyang napatay ni Joseph? May discrepancy ang intel reports. Sa halip na ubusin namin ang pamilya ni Joseph, pinatakas ni Dante ang mag-ina at kinukup si Alex nang hindi sinasabi sa daddy mo. Kaya pala, niloko niya si daddy. Pero may kasalanan din ako. Hindi ko na ipagtapat kagad sa daddy mo. Dahil ang buong akala ko'y lalaking matino si Alex. Pero hindi pala.
dahil sa huli sumama rin siya sa tunay niyang pamilya. Anong ibig niyo sabihin? Nasa kampo ng Al-Huraji ngayon si Alex. Kasama niya ang totoo niyang pamilya. Ang pamilyang pumatay sa daddy mo at sa buong pamilya mo. Magbabayad siya. Magbabayad siya ng lahat na pumatay sa pamilya ko. Cheto, bilang kaibigan ni General Mondejar, pinapangako ko sa'yo. Bibigyan natin ng hustisya ang pagkamatay niya at ang buong pamilya mo. Hello, anak. Hello, ma. Kamusta dyan? Eh, nako. Eto na. Sa delivery room na siya. Buti nga nakakuha kami kay agad ng taxi eh. Pasensya, ma. Dapat ako'y nandyan. Dapat ako'y nag-atid sa inyo sa hospital. Anak, huwag mo nang alalahanin yun, ha? Akong bahala dito. Tsaka, sanay ako dito, no? Alam mo ba nung pinanganak kita? Wala rin ang papa mo. Oh, eh mag-isa nga lang akong pumunta ng ospital nun, eh. Ikaw nang bahala dyan, ma. Akong bahala. At tsaka, babalitaan kita agad kapag nakapanganak na siya, ha? Salamat, ma. Sir, pakipirmahan na lang po dito. There you go. Thank you. Nakikiramay ako. I'm sorry. Kasalanan ito lahat ni Sala. Bo, ano mong sabi sa investigasyon? Si Saal lang ang nagbanta kay Daddy. Siya lang ang may motibo para patayin si Dad. Jethro. Dad was trying to tell me something before he died. Tungkol kay Alex at sa mga taong pumatay sa pamilya ko. Sinabi na sa akin ni Tito Vera ang totoo. Alam ko ng anak ng Al-Huraji si Alex. Bo. Isip mo ba na may kinalaman si Alex sa nangyari? Hindi. As much as possible, ayokong isipin yun. Pero sinabi na sa akin ni Tito Ver na nandun kasama ng mga Al-Huraji si Alex. Pero hindi mo alam kung totoong dahilan kung bakit siya nandun. So alam mo kung bakit siya nandun? Now tell me, Lord, anong dahilan at kasama ng mga kalaban niya yun si Alex? Marami nung nakuha ang bomba. Mukhang bubombahin na nga ang Metro Manila. Tama na sa kanila yun. Ano ka ba? Hindi yan ang itinuro sa atin. Dapat walang madamay na inosente sa pinaglalaban natin. Ano kayong takapaniwala sa fake news? Pag naanilig ka ni Imam. May kilala po ba kayong Aliyah? Aliyah Abad? Ma'am, Aliyah. May kilala po kayong Aliyah. Aliyah Abad. Bakit mo siya inahanap? Yung kaibigan ko kasi nagpapatulong hanapin siya. Kilala niyo ba? Sino kaibigan? Si Abe? Sundalo ka rin? Asan si Aliyah? Kailangan ko siya makuusap ngayon din. Bakit ba ayaw niyong tantanan yung pamangkin ko? Ma'am, kailangan niyo umalis dito. Hindi na ligtas. Ha? Naiintindihan mo. Kailangan niyo nang umalis. Tama nga ako. Sundalo ka rin. May alam ka. May dahilan lahat ng nangyayari. Naaayon lahat sa iisang layunin. Walang kapayapaan kung walang kamatayan.
Asan si Aaliyah? Asan si Aaliyah? Ma'am, kailangan niyo umalis. Buhay si Abby. At alam ko, alam mo yun. Ibig sabihin, alam ng AFP ko na saan kayo. At kapangahan, kung iniisip niyo na hindi kayo babalikan ng militar, ma'am, asan si Aaliyah? Ikaw yung nabataka sa sundalo. Sinasabi ko na. Isa kang traidor! Di ako traidor! Lahat ako masinuha! Kapatid ko si Abby! Hindi ko kayang hayaan, mamatay na lang siya! Eh si Ina, paayos lang sa'yo mamatay siya? Nung sinabi mong parating ang mga sundalo, ano balak mo? Sasabihin mo ba sa amin na parating na sila? O hayaan mo lang sila dumating dito at ubusin kaming lahat? Sa albilang pamilya ko, hindi ko gusto may mangyari sa inyong masama. Kasi kung talagang traitor ako, ako dapat mismo magpapatay sa'yo. Ako dapat mismo magpapatay sa'yo. Pero hindi. Hindi. Andito ako. Pinipilit iligtas lahat ng mahalagang tao sa buhay ko. Kim. Tama na. Parang ama. Kim, saan? Kung ano man ang binabalak mo, nakikiusap ako. Huwag na. Huwag na. Kailangan natin umalis. Anak. Kim. Tara na! Kim! Halika okay. Na, Kim! Ang labasan. Sir, anong ginagawa niyo dito? Jun! Carry on. Sir, ako nagpupunta kay Carol Fontiveros. Ako ang may hawak ng intel ng mga Alhoraji simula pa nung una. So I can be of help. To make sure na mahuhuli siya sa alam. Ang responsable sa pagkamatay ng kaibigan natin. I'm also doing this for Jethro. Thank you very much for coming, Colonel. Salamat sa tiwala. Walang dapat makatakas na kalaban. Gawin natin to para mabigyan natin ng hustisya ang pagkamatay ni General Victor Montejano. Sir! 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 Bukong gustong kilalanin ni Alex yung tunay niyang pamilya. Kaya kasama niya ngayon yung mga Alhoraji. So, totoo nga. Nasakuta siya ng mga kalaban ngayon. Pero hindi siya ang kalaban, Buk. Hindi si Alex ang kalaban. Paano ka nakakasiguro? Dahil alam ko. Dahil hindi magagawa ni Alex yun. Do you want me to believe that? Alam mo kung anong gusto kong gawin ngayon? Sumama sa operations at patayin lahat ng tao na pumatay sa dad ko. Para ano? Para
paghiganti yung daddy mo? Kahit madamay si Alex? Po, di ba tropa mo din siya? Papatahin ko sila. Kung kinakailangan madamay si Alex, then so be it! Ginagawa mo dito? Di ba dapat nasa ospital ka? Sir, nandito si Aaliyah. Kailangan ko makasigurong ligtas siya. Sige, sige. Huwag ka mag-alala. Nasabihan ko ang tropa na siguruhing ligtas si Aaliyah. Pero sa ngayon, kailangan malaman muna ng bagong general in command. Ha? Huwag mo na sa loob ng van. Kita sa'yo dito. Sir, nakikirami ako. Alam ko parang kapatid na ang turing nyo kay General Mundial. Oh, sana hindi ka kainin ng galit mo. Sana din alamin mo muna yung totoo. Lord, ako ang namatayan. Ako ang nawalan ng pamilya. Ngayon, hindi ko sinasabing kampihan mo ako. Because I know your feelings towards Alex. Pero pakiusap, huwag mo na akong saktan by making rationalizations. Malinaw sa akin ang lahat. Patay na si Dad. Si Saal ang pumatay sa kanya. At ang tropa na inaasahan kong kaibigan nasa panig ng mga kalaban ngayon. Yun ang totoo. Sir, nandito si Fonty. Hindi ko alam kung anong binabalak niya. May balita ka na ba kay Alec? Wala pa. Pero positive, sir. Nandito siya ngayon kasama ng mga Al-Huraji. Sir, si Saal ang pinagbibintangang pumatay kay General Mondejar. At kasama siya ngayon ni Alex. Paano kung mapahamak siya sa assault? Alam mong hindi magagawa ni Alex na umampi sa kaaway. Kaya nga kailangan nandito ka, sir, para masigurado ang kaligtasan ni Alex. Paano ang CEO? Baka hindi pumayag si Mangubat. Nakausap ko na siya, sir. Naiintindihan niya ang sitwasyon mo. Hinihintay ka na niya. Salamat, Raul. Pupunta na ako dyan. Tala na. Thank you.
In pursuit na ang Team Alpha at Team Bravo. Pero napakalawak ng lugar at maraming pasikot-sikot. Assist the pursuing team, but do not harm civilians. Palata, dandan. Bay Noriam? Nasaan si Aaliyah? Kalalapit. Nasaan si Aaliyah? Hindi ko alam. Kanina ko pa rin siya hinahanap. Bay Noriam, mag-usap tayo. Ibaba mo yung baril. Hindi ako sa suko. Para to sa mga magulang ni Aaliyah. Umuha po niya si Aaliyah. Sorry po, Ina. Sorry po. Nakakayaan na po siya po. Sige na, dali mo na siya. Sir, the suspect was pretending to be an evacuee. Attempted to shoot one of our soldiers. Kaya napilitan kaming i-neutralize siya dahil tinamaan ang isa sa mga sundalo natin. I-heighten niyo ang security around the area. Siguraduhin niyo hindi na makakahalo ang mga kalaban sa mga evacuees. Hindi tayo pwede malusutan ng ganun kadali. Minsan talaga hindi mo nakilala kung sino ang biktima at kung sino ang totoong kalaban. Sir, yes sir. Patayin mo si Ina!
ibang buhok susubukan! Kung may baril ako, makakatulong ako. Kanino? Tama na, Sal. Tama na. Tama na. Ang dadating na mga kaaway. Halika na! Tatapusin natin itong hindi hahawak ng baril. Naiintindihan mo? Punutin yan! Tara! Asa ka yun? Halika na! Attention! Carry on. General Marasigan. Buddy. Pinupunta ko dito si General. Alam ko nandito ang anak niya, and I understand na gusto niya makita ang ligtas ang kanyang anak. General, welcome ka dito. Thank you, Colonel. Of course. Mas mabuting nandito ka, General. Para masiguro natin hindi lang ang kaligtasan ng anak mo. Para matiyak din natin na mahuhuli ang mapumatay sa kaibigan natin. Malagay kung magiging mabuting tao ka. Sundan mo lang kung anong sinasabi ng puso mo. Wala sa vocabulary ng mga sundalo yung takot. Siguro din kung hahanapin natin siya, pagbabayaran nila sa ginawa niyo. Musang, nakipagbakbakan na po ang mga tropa sa target. Musang, this is TFA. Besides na ba tayo kay PFC Alex Marasigan? As we speak, sir, negative pa rin. This is Colonel Mangubat. Pag nahuli ang target, mag-report ASAP. Maliwanag? Over. Copy, sir. Colonel Mangubat, with all due respect, baka kailan din kita ng mga tropa ang kalaban. If they lose sight of them, chances are they'll get outnumbered. Kailan sila ma-outnumber natin? Sa inyo, inagpo-protect namin, ha? Kailangan ng sumuko.
kailangan. Benji! Alex! Hakim! Anak, tumito ka! Anak! Anak? Hakim? Ikaw si Hakim? Benji Wan! Benji! Ina! Buddy! Tinahag mo siyang ina! Sumagot ka, Alex! Sumagot ka, Alex! Hakim! Buddy, magpapaliwanag ko sa'yo. Hapangako ko sa'yo. Magpapaliwanag ko. Pero huwag mo gawin to. Huwag mo gawin to. Alex, kasi Alex. Nay! Buddy, pakiusap lang. Ibaba niyo muna ang aparel niyo. Ibaba niyo muna! Kailan mo ba kami ginagago, Alex? Kailan ba? Buddy, hindi. Alex, tinuturo mo ako kasama. Umalis ka dyan. Hakim, lumayo ka. Pwede hindi ako alis dito. Traitor ka, Alex! Hakim! Pwede hindi ako traitor! Hakim! Ina! Reggie? Buddy. Buddy, magpapaliwanag ako. Alex, tinuturo mo ako kasama. Umalis ka dyan. Please! Ipapahap mo na! Alex, kung tinuturo mo ba ako kaibigan, umalis ka dyan! Benji! Ako si Alex! Umalis ka dyan! Hakim, lumayo ka! Ipabanyo mo naman ako rin nyo! Hakim, lumayo ka! Sinasabi, pabanyo mo na! Umalis ka dyan! Hakim! Umalis ka dyan, Alex! Hakim mo ito! Na natin si Alex. Ano? Sumakot na siya sa mga kalaban. Narinig yung babae. Tinawag siyang anak. E, paano nangyari yun? Aluradi si Alex. Sibi siya sabi mo. Si Sekim aluradi. Pinchy, paano mangyayari? Hindi ko alam! Sa anak niya. Ang inaalala ko lang naman eh, baka may gawin kasi sa kanya si Saal. Walang gagawin si Saal sa kanya. Sila ang tunay niyang pamilya, di ba? Sir? Ano sinasabi ni Colonel Fontiveros? Sorry po. Hindi nga pala alam ni Colonel Mangupat. It's okay, Colonel. Wala naman akong planong itago ang katotohanan. Totoo ang sinasabi ni Colonel Fontiveros. Anak si Alex de Joseph Almoradji. Ako ang nagpalaki sa kanya nung mapatay ko ang kanyang ama. I understand, sir. Marami akong kakilala na nag-alaga ng mga bata na naulila sa gera. Pero sir, alam niyo ba kung bakit kasama ni Alex ang mga Almoradji? Hindi. Malabo pa sa akin lahat ng ngayon. Hindi kaya siya sumama na sa tunay niyang pamilya? Hindi
gagawin ni Alex ang sumama sa kalaban. Don't worry, sir. Kailangan natin iligtas ang anak mo si Alex. Pero kailangan din natin siguraduhin na mahuhuli si Sal at ang kanyang pamilya. We will do that. But first, kailangan ligtas pa rin si PFC Alex Marasigan. Sundalo pa rin siya, di ba? At tungkulin natin na protektahan at iligtas ang sarili nating katropa. Amlon, kamusta sugat mo? Wala to, sir. Galos lang ho ito. Sir, kailangan ko bumalik sa field. Kailangan ko mahanap si Aaliyah. Amlon, hindi ka involved sa ops na to. Alam ko, sir, pero hindi ko naman kaya umupo lang dito habang alam ko nasa panganib si Aaliyah. May sugat ka na. Eh, dapat nga wala ka dito eh. Dapat nagpapahinga ka. Sorry, sir. Amlon, naiintindihan kita. Pero sa ngayon, ipaubaya mo muna sa tropa ang pagtugi sa mga kalaban. Pagkatapos, hahanapin natin yung kasintahan mo. Pero sa ngayon, dito ka na muna. And that's an order. Yes, sir. Tungkol doon sa usapan niyo ni Sir Fontiveros kanina. Hindi ko alam kung anong motibo niya, pero kailangan pa ba niyang iparinig sa iba yung sikreto natin, Sir? Hindi ko na rin alam kung anong iniisip niya. Sabi kaya niya kay General Mondejar yung tungkol kay Alex bago ito namatay. Hindi ko alam. Pero sana sinabi ko na bago man lang siya namatay. Natakot ako. Tayo. Sa ugali ni Victor. At sa kung anong maaaring niyang gawin. Pero dumarating din ang panahon na nagbabago ang tao. Paano kung nagbago lang ang pagtingin ni Victor sa mga itinago natin sa kanya? Kay Alex. Nagigilty ako. Sana sinabi ko lang lahat to. Sana sinabi ko na ang buong katotohanan bago man lang namatay si Victor. Sir, nagkasundo tayo na itatago natin kay General Mondejar ang lahat. At nanindigan ako sa kasunduan yan. Pero tama kayo. Magbabago nga ang tao. Katulad ng pagbabago ng pakikitungo ni Sir Fonti sa atin. Kasalanan ko itong lahat. Sir, huwag niyong sisihin ang sarili niyo. At huwag kayong mag-alala sa tropa. Tiwala ako na iingatan nila si Alex. Raul, ikaw nang bahala sa anak ko. Sir, hindi pa babayaan si Alex sa loob. At may tiwala ako sa decision making ni Sir Manguban. May tiwala din ako sa tropa. At lalong mas may tiwala ako sa galing ng anak niyo, sir. Kahit anong mangyari sa loob, sigurado ako na makakagawa siya ng paraan para makalayo sa kalaban.
yung van! Halika na! Tara! Nasaan ba kasi sila? Hindi ko nga makunta kanina. Huwag kayong tatayo, ah. Pag sinabi kong tumakbo kayo, tumakbo kayo. Shit! Ah! Shit! Tara, tara! Dali! Dali! Bilis! Sama! Tara, bay! Nakikiusap ko sa inyong lahat. Sumuko na kayo. Puprotektahan ko kayo. Walang mas naman mangyayari sa mga kanya. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin naiintindihan itong pinaglalaban namin, Akim. Saan pamilya ko kayo? Hindi kayo mapapahamag pa nga ko yan. Sumuko na. Kadugo lang kita, Akim. Hindi kita kapatid. Tama na! Tama na, palangawan nyo na! Bakit ngayon lang? Huwag kayong magtalo. Hindi mo pa rin naiintindihan itong pinaglalaban namin? Diyan na sila! Diyan na sila! Sir, nakatakas ang mga Alhoraji. We have an info na gamit nila ang isang van. They're heading south now. Gumawa kayo ng paraan para hindi sila makalayo. Kailangan mahuli natin sila. Alertohin ang tropa! Tumawag kayo ng backup sa kabilang unit. Clear! Yes, sir. Bumibitaw, ha? Bumibitaw. Uy. Uy. Bay. Ina. Ina. Kapit lang, boy. Miss na miss ko na kayo. Uy. Uy. Bumibitaw, boy. Thank you.
Ayan! Nakita mo ba si Kamlun? Nandiyan lang po siya. In-advise ko namin na dumito muna at magpahinga. Pinasan siya? Sir, di ko po nakita kung saan siya nagpunta. Isang exit point papuntang Batangas huling namataan ng Fanny sa Al-Alhoraji. The team assigned in that area is able to subdue the fan. Pero negative, sir. Wala sa loob ng fan si Saal at ang mga kasamahan nito. Ganon din ang mga report sa kahit anong exit points. No trace of Saal Al-Alhoraji. Kaya, sir, natakasan tayo. As of this afternoon, 27 ang casualties ng Task Force Al-Huraji. 10 doon ay sa tropa natin. Nawala din sa trace ng radar ang mga Al-Huraji, sir. Hayop na rin sa Al-Huraji niya. Sir, kailan natin sila i-pursue? Kailan natin mapatay ang pumatay kay General Mondejar? Colonel, we have to abort the mission. Delikado kung ipupursue natin ang mga kalaban sa labas. Baka mas malagasan tayo. Wajid, we need your help. Your escape vehicle is waiting. Saal, I will help you for the last time. But I must warn you, and I have been telling you this. Your family will be your downfall. Pwedeng i-abort ang mission. Ang objective ay ang mahuli ang mga Al-Huraji. That's my order, Colonel. Delikado ang lagay ni Alex. Anong delikado? Binihag nila si Alex. Bihag o kusang sumama? Bakit mo ba pinagpipilitan na sumama sa kalaban ng anak ko? Tama na yan. Sir, I must to remind you na ako ang commanding officer dito. At ako ang mananagot pag may nakatakas. At ako rin ang magpapasya kung itutuloy o i-abort ang mission. Maliwanag ba, mga sir? Kumlun! Saan ka ba nang galing? Kanina ka pa hinahanap ni Sir Lucente. Sir, diyan po si Kamlun, sir. Kamlun! Saan ka nagpunta? Di ba sinabi ko sa'yo na huwag kang lalayo sa mga medic? Sir, pakiramdam ko. Napakawalang kwenta kong moro. Hindi ko nailigtas si Aliyah.
na hindi ko maipagtanggol yung mga kapatid kong Moro. Ano ba yung sinasabi mo? Ano mo nga yung sarili mo? Sugatan ka, pero naligtas mo yung mga kasama mo. Sugatan ka na, pero lumalaban ka pa. Kaya huwag mo sabihin na wala kang nagawa. Marami kang nagawa, Abe. Hindi mo man nakuha lahat ngayon. Maniwala ka, may tamang panahon. Basta, huwag ka lang mauubusan ng tiwala sa taas. Siya ang bahala sa lahat-lahat. Siya ang bahala kay Ali at sa iba pa. Hindi ko pa rin maintindihan pa paano napunta si Alex dito eh. Paano napunta dito at kasama niya mga kalaban? Ano pa ba? Hindi ba malinaw na kalaban din si Alex? Parang imposible naman yata yun. Sabi-sabi, buddy. Hindi ko pa rin maintindihan. Kilala natin si Alex. Hindi ko nga maisip na parang kahit talikuran ni Alex ang pagsusundalo eh. Dahil sila ang tunay na pamilya ni Alex. Narinig ko si Alex. Tinawag niyang ina yung babaeng terorista. Benji Wan! Benji! Alex! Ina! Buddy! Tapos tinawag din siya Hakim. Hakim! Anak, dumito ka! Anak! Tinarang niya po yung sarili niya para protektahan yung babaeng yun. Tinalikuran na tayo ni Alex Phil. Kalaban na natin siya. Teka. Buddy, hindi totoo yung sinasabi mo. Buddy, nakita ko si Alex. Tinututukan siya ng baril sa Alaluraji. Ayaw niyang sumakay dun sa van eh. Huwag ka bumaril! Di mo naman mamukaan. Parang tropa yung isa dyan, oh. Para si Alex. Di ba? Ayaw? Alam mo, Michael, unang inkwentro namin sa babae nun, pinatak siya ni Alex. Hindi ko maintindihan kung bakit eh. Pero ngayon alam ko na. Dahil siya yung nanay ni Alex. Baba! Alex! Anong nangyayari ha? Siya yung nag-abos sa amin. Siya yung pumatay kay Olan. Ano? Bakit di mo tinanong yan? Benji Wan! Balik! Bago mo ako problema eh, unahin muna sarili mo. Hindi ka nga nakabaril kanina eh. Nasa harapan mo na yung target. Pinakawalan mo ba? Buddy, may nakaharap sa kanya. Alas kitang-kita ko, natutulala ka. Anong lasigan? Natutuwag ka na ba? Teka, iba yung nakita ko. Ano to, Michael? Ha? Mali yung nakita ko? Sila ang kaharap ko, Michael. Sisaalang bumaril sa akin. Pinatakas ni Alex sa mga kalaban. Buddy, kaumalma ka muna. Kaumalma? Ano ba sinasabi mo, Michael? Alam mo ba sasakalang pumatay sa kuya ko? Alam mo bang sasakalang kapatid ni Alex? Tapos sasabihin mo sa akin kung malba ako? Michael, yes. Nasabi siyong patayo. Sinasabi ko lang kasi may nakita rin ako bakit hindi natin hintayin si Alex sa magpaliwanag. Asan mo si Alex, Michael? Ha? Michael, yes. Asan ba? Michael. Ano ang problema mo? Asan mo si Alex? Benji, ano pa? Nasa misyong patayo! Sige, hanapin mo si Alex! Kailangan niyo magpaliwanag sa akin! Wala si Alex, Michael. Sumama na siya sa mga pamilya yung terorista! Yes, Michael, tapusin muna natin itong misyon na kaila. Sige na, tapusin muna natin ito. Sigurado nakilala na yung sasakyan nyo eh. Kaya mas ligtas kayo dito. Tara! Nandito ka na lang, Hakim. Saal? Saal? Nasasama.
saan. Hindi siya sasama. We will make sure na well-coordinated dito sa ibang division, Colonel Fontiveros. His arrest is long overdue. Kaya siguraduhin mong identified ang lahat na possible relocation ni Sa'al al-Huraji. And I want previous, present, and future reports on the al-Hurajis. Yes, sir. General Marasigan, gusto ko pong sabihin sa inyo na doon anuman ang mangyari, magtutulong-tulong tayo para mahanap at mailigtas ang anak niyong si Alex. Salamat. BFC Arguelles, permission to enter, sir. Enter. Arguelles, carry on. Okay ka lang? Okay lang po, sir. Permission to speak, sir. Arguelles, kung ano man yan, i-report mo muna sa team leader mo. Sir, kailangan niyo pong marinig ang sasabihin ko ngayon. Well, yes. Major, pabayaan mo siya. Arguelles, continue. Sir, nakita ko po si PFC Marasigan sa loob. Pinatakas niya po ang mga kalaban. At sumama po siya sa mga al-Huraji. Nakainkwentro ko sila, sir. At nandun yung babae, yung nanay ni Sa'al, at tinawag siyang anak. Nakatakas sila, sir. At kasamang tumakas ng mga al-Huraji si Marasigan. Sigurado ka? Sigurado po ako, sir. Nakaharap ko po sila at pinaputukan nila ako. Ni Alex? Ni Sa'al, sir. Kaya nakatakas si Alex at ang nanay niya. Tinawag ni Alex na nanay ang babae at tinawag ng babae na anak si Alex. Positive, sir. Al-Huraji si Alex para siga. Yun lang po. Private Mendoza, permission to enter, sir. Enter. Mendoza. Ikaryo. May re-report ka rin, Mendoza. Sir, tungkol po kay Private First Class Marasigan, sir. Nakita ko po siya sa field. Ano nakita mo kay Marasigan? Nakita ko po siya na tinutukan ng baril at itinulak papasok ng escape vehicle nila. Naniniwala po kaming tropa na hino-hostage ng mga kalaban si Alex. Sigurado ka ba dyan sa sinasabi mo? Hindi yan ang nireport ni Arguelles. Yes, sir. Sigurado po ako at hindi po ako nagsisinungaling. Hindi rin po ako nagsisinungaling. Alam ko ang relasyon ng PFC Marasigan sa mga al-Huraji.
Sinabi yan sa akin ni General Marasigan. Pero ayaw kong magbigay ng conclusion hanggat wala akong sapat na basihan. Pero dahil magkaiba ang report ninyo, gusto kong gumawa kayo ng official report. Maliwanag? Yes, sir! Dismissed. Narinig mo naman siguro kung ano yung sinabi ni Michael. Binihag si Alex ng mga kalaban. At narinig mo rin naman yung sinabi ni Arguelles, di ba? Hindi gagawin ni Alex ang sumama sa kalaban. Dati natatakot ka ba na malaman ng lahat na anak ng terorista si Alex? Hindi na ako natatakot, Fonty. Sinabi ko na kayo mangubat ang katotohanan. Anak ko si Alex. Anak siya ng isang sundalo. Ang ikinababahala ko na lang ay ang kaligtasan niya. Ikaw, ano ikinababahala mo? Patay naman na si Victor. Ang ikinababahala ko ay ang mawala sa radar natin si Saal. Kailangan na natin siya mahuli dahil may buhay siyang inutang. Siya ang pumatay kay General Montihar. Kay Victor, ang kaibigan natin. Alam kong nananahimik na siya. Ang gusto ko lang malaman, bakit ka nagkakaganyan? Kakaibigan tayo. Bakit parang tinatalo mo ako? Dati kahit kailan hindi ko nakakalimutan ang pagkakaibigan natin. Matagal kitang pinagmamahal. Nawa ko yun dahil kaibigan kita. Pinatay si Victor ng mga Alhoraji na dapat ay matagal nang wala kung inuusang natin sila noon pa. Dati hindi kita tinatanong. Ginagawa ko lang ang tama. Balita na ba sa search kina Saal Alhoraji? Negative, sir. Pagpatuloy niyo yung paghahanap. Mobilize mo lahat ng intel natin. Gusto ko malaman kung saan sila nagpunta at kung sino mga kasama nila. Pabantayin niyo na mabuti yung tauhan ni Saal. Yung Hamid. Give me an update pag nagkamanay na siya. I want a detailed report tomorrow morning. Yes, sir. Sinabi na sa akin ni Tito Ver ang totoo. Alam ko ng anak ng Alhoraji si Alex. Nasa kunta siya ng mga kalaban ngayon. Pero hindi siya ang kalaban, Doc. Paano ka nakakasiguro? Dahil hindi magagawa ni Alex yun. And you want me to believe that? Alam mo kung ano gusto kong gawin ngayon? Sumama sa operations at patayin lahat ng tao na pumatay sa dad ko. Papatayin ko sila. Kinakailangan matamay si Alex. Then so be it! Alex, huwag ka nang tumuloy, please. Ma'am, baka ito na yung sagot na matagal ko na hinahanap. Kailangan kong marinig yung sasabihin nila. Baka mapahama ka na. Kung gusto nila akong masaktan, marami silang beses pwedeng gawin sa akin yun. Ma'am, kailangan ko ito gawin.
Jethro. Ito. I'm sorry. Hindi namin nagawang patayin si Saal. Nakataas sila. Si Alex? Kasama nila. Magbabayad sila! Magbabayad siya! Mag-alala, Jeff. Dito. Hindi kita pababayaran. Sisiguruhin kung hahabulin natin ang mga Iwraji. Hahabulin Jack ni Fonix si Saal, sir. Ilang beses na siyang natakasan ni Saal, eh. Hindi papayag yun na hindi siya ang makahuli sa mga Al-Huraji. Biyag ni Saal si Alex. Nag-aalala ako baka kung ano gawin ni Fonti sa kanya. Huwag na huwag niyang kakantiin ang anak ko. Hindi ka ba nagtataka? Gigil na gigil siya ngayon na mapatay si Saal at yung mga kasama niya. Kahit alam niyang nasa loob si Alex. Maliba na lang kung makalabas si Saal sa jurisdiction ni Fontiveros. Mawawala yung operational control niya pag wala sa jurisdiction niya si Saal. Hindi ko na rin alam. Sa mga takbo lang nangyayari ngayon, hindi ko na alam kung anong iniisip nito ni Fonti. Pero paano, sir? Hindi natin alam kung nasan si Saal. Kung saan nila tinangay si Alex. Pag hindi siya lumitaw, titibay ang sumbong ni Arguelles laban kay Alex. Yan ang ikinakatakot ko. Pag pinaburan ni Fonti yung kwento ni Arguelles, madidiin si Alex sa isang kasalanan na alam nating lahat na hindi niya magagawa. Dapat masiguro natin na hindi gagawin niya ni Fonti, sir. Dapat, Raul. Dapat. Mabuti na lang magaling yung nag-restore. Hindi halatang sira. Thanks, Dad. Alam mo, anak, kahit nasira ang isang bagay, pwede pa rin palang maayos. Jethro? Pagkatapos na nangyari sa'yo, ano? I realized life was really short. Natakot ako nung makita kong wala kang malay. Ilang gabi akong hindi nakatulog. You're the only thing left in my life. Kaya kung yan talaga ang gusto mong gawin, then go ahead. Hindi kita pipigilan. Ano yung pinagawayan ni Arguelles kanina? Wala yun, sir. Meron akong hindi pinagkasunduan. Dahil ba hindi mo nabaril si Wajit? It's a tough call, Marasika. Habang buhay mong dadalhin yun. Lagi kang may second guess kung tama yung ginawa mong desisyon. Pero para sa akin, commendable yung ginawa mo na hindi ka nang damay ng inosente sa palitan natin kanina. Bago pa man mangyari ang sa daddy mo, pinagtapat ko sa kanya na si Alex ay si Hakim Al-Huraji. May discrepancy ang intel reports. Sa halip na ubusin namin ang pamilya ni Jose, pinatakas ni Dante ang mag-ina. At kinukup si Alex nang hindi sinasabi sa daddy mo. Niloko niya si Dante. Nasa kampo ng Al-Huraji ngayon si Alex. Kasama niya ang totoo niyang pamilya. Ang pamilyang umatay sa daddy mo at sa buong pamilya mo. Ano?
inosente ka, Alex. Sana sinabi mo sa amin ang totoo. Isinuko mo sana ang pamilya mo. Pero di yun ang ginawa mo. Sumama ka sa kanila. Traitor ka, Alex. Traitor ka! Sir Fonti! Sir, okay lang ba kayo, sir? Sorry. Madami lang ako iniisip. Hanggang ngayon, hindi pa rin namin matukoy kung nasaan ang mga Al-Huraji. Ibig sabihin ba nito, bumalik ka na sa service? Sir, ginagawa ko lang po ang payo sa akin ng dad bago siya mamatay. Sigurado matutuwa ang daddy mo sa ginawa mo. Sigurado po talaga. Dahil may kinalaman po ang pagbabalik ko sa pagkamatay ni Papa. Sir, sinadya ko po talagang pumunta dito to ask for a favor. Kayo na lang po kasi ang mapagkakatiwalaan. Ano yun? Kahit ano, sabihin mo. Sir, gusto ko pong magreklamo against Alex for aiding the enemy. Anong ibig mong sabihin? Nakausap ko po si Arguelles, sir. Sumama si Alex sa mga kalaban ng Kusa. Naniniwala po ako sa sinabi ni Arguelles, sir. Yun din ang paniwala ko. Sir, ang mga Al-Huraji ang pumatay kay Dad. At si Alex sumama sa mga kalaban, kaya dapat siyang magbayad.